paano ba tayo magpintura sa fairings? Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon mga paps. Mula umpisa hanggang sa matapos. So tara, let's go! Magandang buhay sa inyo mga paps! So bali ganito tayo magpintura ng fairings. Siyempre sa umpisa, kailangan nating strip out yung mga old na paint. So ang ginawa ko dito is binakbak ko to ng mano-mano gamit ang sandpaper na 100 grit. Siyempre kailangan 100 grit para mabilis siyang matapos. So bali, minasilya ko na dito dahil meron siyang konting damage man dito. Yan. Pagkatapos natin siyang ma-strip out is umpisa na natin siyang i-primer. So bali, nagtimpla tayo dito ng epoxy primer. Epoxy primer yung ginamit ko para matibay syempre. Pwede rin naman yung surfacer na primer. Okay lang din naman yun. So tara, pa-primer na natin mga paps. Importante yung hagod dito mga paps. So kailangan yung hagod natin dito is dire-diretso. Hindi pwede putol-putol ha. Kailangan dire-diretso. Tsaka isang hagod lang. Huwag natin ulit-ulitin dahil baka tumulo. Sayang naman kung tumulo. Bali, gumamit ako dito ng spray gun na 1.3 yung nozzle mga paps. At ininaan ko rin yung pressure ng compressor ko para hindi siya ganun kalakas yung buga. Hindi rin siya ganun kahina. Saktuan lang. Kayang-kaya nyo naman yan i-manage mga paps. Bali, after 15 minutes, isi-second coat pa natin to. 2 coats ang pwede na mga paps. Mapapatuyo ng 2 hours ito mga pap dahil epoxy primer ito. Medyo mahaba yung drying time ito. Hindi katulad ng surfacer is 15 minutes lang is pwede nang lihain. So ito is nasa 2 hours bago ko nalihain o 4 hours. Mas maganda kung kinabukasan mo nalihain. So gumamit ako dito ng 400 grit na papel de lija para mapinan natin ng mabuti. After natin itong lihain at natuyo na mga paps, may mga lalabas pa dyan na pwede pang lihain. So, bali dadaanan lang natin ulit yan ng 400 grit. Yung mga lumabas na magaspang pa mga paps, tulad yung mga singit-singit na yan, may mga magagaspang pa yan. So, kailangan pa natin yung lihain. Bali, nagpondo muna ako dito ng magenta na may red, na may konting white, bago ko ilalagay pinaka-base color natin na red. Para mamaya, pagka linagay na natin yung pinaka-base color natin, is mabilis na lang siyang mapinturaan o makulayan. Tamang buga lang mga paps. So, sobrang matitis lang muna syempre para maiwasan natin yung fish eye o yung pagtulo ng paint. So, pag nangyari kasi yun, is sayang lang yung oras mo at mapapagod ka lang mga paps. Uulitin ko, yung hagot is kailangan is diretso lang. Hindi ka kailangan huminto sa gitna. Dapat dire-diretso para maganda yung hagot. Titimplay na natin yung base color natin mga paps. So gagamit tayo dito ng urethane na thinner. So ang ginamit ko is yung gold. So meron tayong 888 na red dito. Meron tayong magenta red. So bali, ang gagawin natin is pagmimix lang natin yung ating 888 red tsaka yung magenta. So bali, ito yung magenta mga paps. Actually, hindi naman ito is once to one. Kailangan is mas marami pa rin yung ating kulay red kesa dun sa magenta. So, bali maglalagay lang ako dito ng mga 1/4 lang siguro. Pwede na yun.
para hindi siya masyadong mangitim. Ayan, pwede na siguro yan. Pagkatapos, islaligan natin ito ng thinner. Ito, bali, hanggang dun lang yung magenta natin. Ayan, mas marami yung red sa magenta. Tsaka natin naaluan ng urethane na thinner. So, yung thinner dito is, bali, ang ratio ng thinner dito is 1:2. So, acrylic lang kasi ito mga pops. Pero kung urethane is 1:1, pwede na. Kasama na dun yung catalyst. Kung urethane, okay? So, pag acrylic is 1:2, ang ratio natin sa thinner. Haluin na natin itong mabuti mga pops. So, kailangan is pakahalo natin yung wala na siyang buo-buo sa ilalim. So, at least mga 3 minutes mo siyang halu-haluin para sigurado. Ito na yung kinalabasan nung in-spray natin kanina, mga pops. So, bali nakatatlong patong ako dito. Mapapansin nyo is makintab na agad. Dahil yung bago ko linagay yung pangatlong patong is niliya ko muna ng 1,000 after kong mapatuyo yung ikalawang patong, mga pops. So, ganun lang yun, mga pops. Mas maganda yung pagkakaliya, mas makinis yung kalalabasan. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga paps. After nating mapatuyo ng 1 hour ulit, isliliyahin na naman natin to ng grit na 1-2. Pwede rin yung 1-5 na grit mga paps. Para lang mawala yung medyo nagkakalamansi o kung nalagyan man ng alikabok is matanggal natin bago natin i-paint yung red. So yung pinakalas is red paint na yung tinimpla natin kanina na may magenta. After nating maliha ng 1-2 grit mga pops, umpisa na natin i-apply yung kulay red na tinimpla natin kanina. So ipipaint na natin ito ng kulay red. Mapapansin nyo mga pops, mabilis natin itong napinturaan dahil sa gawa nung base coat natin kanina na kulay pink. So mabilis siyang mapinturaan pagka linagyan natin siya ng base coat agad na kulay pink muna. Mapapansin niyo mga pops, buhay agad yung kulay. So hindi siya dull. Dahil ang mangyayari kung wala kang base coat na kulay pink kanina ginawa natin, kung primer lang is nirekta mo yung pula natin, ang mangyayari doon is parang matamlay yung kulay. So hindi siya buhay, hindi siya ganun kabuhay na katulad nito. So ito is imbush yung pagkakapula dahil dun sa base coat na ginawa nating pink kanina. After 15 minutes mga paps, syempre kailangan i-second coat natin. So ito na yung kinalabasan ng second coat natin mga paps. Tapos pagkatapos naman ng second coat mga paps, bali patutuyin ulit natin to pero isang oras na, 1 hour na naman mga paps bago natin itap clear. Bali yun na yung pinaka pang final natin mga paps, yung top clear para kumintab. So yun na yung magiging pinaka shield niya. Yun na yung magsisilbing shield niya, protection, para tumibay siya at mas lalo pa siyang kumintab. So yung ratio ng top clear natin dito is 3:1:1. So urethane yung ginamit natin dito mga paps. Ulitin ko mga paps, top cold clear ratio is 3:1:1. Clear catalyst thinner. All urethane lahat dyan mga paps. Dapat 3 coating para matibay mga paps. Pagpatuyo ka ng 15 minutes every coat.
Ito na yung kinalabasan, mga pops. So, 3 layer ng top clear ang ginawa natin dito. So, ganun siya kakapal. So, importante kasi makapal yung top coat para mas pakintab siya. So, bali hanggang dito na lang muna, mga pops. Pero syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pag-hit mo na rin yung notification bell natin para updated ka sa susunod pa natin mga videos. Salamat at magandang buhay sa inyo, mga pops. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's